Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang masumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpuang karapat dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon." Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng apat na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang Salita ng Diyos. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari ikaw Sion ay matuwa. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na natamo magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan, sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog, at ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdalo sa ating programa. At ngayon ulit tayo simulan natin sa pamamagitan ng panalangin. Minamahal namin, Ama sa Langit, napakabuti mo sa amin na binibigyan kami lagi ng pagkakataon na makapiling ka. Ngayon ikapiling ka namin sa paglilay-lilay sa iyong salita. Kaya hiningi po namin ang banal na espiritu ng karunungan na bigyan liwanag aming isipan at sigla na tumugon sa iyong kalooban. Ito iniling namin sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Mga minamahal kapatid, dun sa unang pagbasa, ang background po noon sa Book of Revelation ay yung mga Kristiyano po, bago isinulat yung Book of Revelation, ay marami po Kristiyano mamatay, pinapatay, pinipersecute. Kaya parang nadidiscourage na sila. Ang nangyari kay Jesus ay nangyayari din sa amin, namamatay din kami. No? Kaya doon sa Book of Revelation, sinabi isang pangitain, it's a vision, kung anong mangyayari doon sa mga naging tapat at namatay para kay Jesus. Mayroong isang katagumpay victory. No? Mayroong isang kalangitan, nandoon nagsasaya na sila nagtagumpay nung sila po ay sumama kay Jesus at nakiisa sa kanyang pagmamatay sa krus. Ang pangitain yon ay isang tupa, the lamp. Sa mga Hebrew, sa mga Hudyo, very significant po ang tupa. Kasi doon sa Exodus, nung napanood ni Moses, nung dumating ang anghel ng kamatayan, yung mga pintuan na pinahiran ng dugo ng tupa ay naligtas sa kamatayan. Kaya parang ganito nangyayari. Yung mga sumunod kay Jesus bilang isang tupa, ay sila pinaligtas, ito naman hindi lang kamatayan, pero yung kamatayan na walang hanggan at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. No, kaligtasan nila. Kaya ang simbolismo ng tupa na sumunod. No? At ang tupa nandoon, ibig sabihin nun, si Jesus ay muling nabuhay. Kaya ang kamatayan nila ay hindi po yung huli. Kung sila namatay, nakasama ni Kristo, sabi ni San Pablo, kasama din sila sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang muling pagkabuhay na sinasabi ng Book of Revelation. Kaya mga kapatid, kung alimbawa may mga tiisin kayo, may mga problema kayo, huwag kayong mawalang pag-asa. Kasi ang muling pagkabuhay ay sinasabi niya, walang tiisin, walang paghihirap na tinanggap sa magitan ng pananampalataya na hindi gagantimpalaan. No? Ang katibahan dyan ay ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, kung kayo naghihirap ngayon, marami kayong problema ngayon. Okay lang yan. Tanggapin nyo. Ay magandang tanda na ang inyong pangalan ay nakasulat na sa langit. Pero kung alam ba ang buhay niya, ang sarap-sarap. Nako, walang problema. Enjoy na enjoy. Nako, magduda na kayo sa iyong buhay. Bakit? Ay hindi na kayo makakapasok sa langit. Sabi ni Jesus, nandito na yung reward nyo. No? Pero kung kayo naghihirap, praise the Lord. No? Ibig sabihin noon, nakikisaitin natin ang Paschal Mystery ni Jesus. Yung suffering, death, and resurrection. Makikisa tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun nakita nila sa Book of Revelation. Nandoon, nag-aaliluya sila, nandoon ang tupa, nag-a-assure sa kanila kung sila naging tapat kay Jesus, na tapat sa kanila sa Diyos, sa kanyang pananampalataya, kahit na may mga persecution, yan, kasama sila sa glorious resurrection ng ating Panginoon. Doon sa banal ebanghelyo na nakita natin si Jesus ay naawa. Siya po ay umiyak. Kasi nakita ko po yan sa Mount of Olives. Sa Mount of Olives, nakikita mo yung Jerusalem. Nakikita yung Jerusalem sa baba konti ng gano'n. At nakita ni Jesus, siya po ay umiyak. Alam mo bakit? Kasi alam niya eh, itong magandang templong ito, sabi niya, there'll be a time, actually up to 70 AD, masisira lahat yan. Masisira. At ang masaklap dyan, maraming mamamatay. Umiyak si Jesus kasi kung itong mga taon ito nakinig lang sa akin, sinasabi niya, huwag kayong magrebelde. Alisin yung political ambition nyo, napalisin yung mga Romans. Kasi kung nagalit yung mga Romans, titigisin tayo. Ay, hindi siya nakinig. Ipinagpatuloy pa lang kailang ambisyon. Ipinagpatuloy lang kailang makahangarin. Nagrebelde siya. Anong nangyari? Yan, nagpadala ng army ang mga Romans at ang leader pa naman si Emperor Titus, pagkapangalan ko po yan. Pagkatapos, yan, grabe. Sabi ni yung isang historian, si Plotinus, sabi niya, alam niya namatay, 1,100,000 Jews, pinatay. Kaya kanimanya, puro bangkay, nakikita niya dyan. At 75 sa kanila dinala sa Roma bilang isang alipin. Kaya umiyak siya, nakita na ni Jesus yun eh, na mangyayari yun. At kailaman hindi na may tatayo ulit yung magandang temple, hindi na may tatayo ulit. No? Pero there'll be no stone against stone. Minsan mayroon isang 300 years after the death of Jesus. Gusto niyang patunayan na mali si Jesus. Kaya ang ginawa niya, he started building the temple.
binibig ulit din. Alam nyo, after 2-3 months, lumindol, lagi ba ulit? Ay, mas lalo ngayon, hindi na talaga may itatay yung templo ng mga Jerusalem. Bakit? Sa gitna ng templo ng Jerusalem, nagtayo na isang templo naman ang mga Muslim. Oh, Diyos ko. At ang itong Muslim na templo yan, ay nako, ay yung ikatlo yata ang pinaka-holy place ng mga Muslim. Kaya kung inalis nila yan, World War III na, okay, magkagulo-gulo na. No? Kaya nakita na ni Jesus po yan. Alam niyo, yung iyak ni Jesus ay iyak ng Diyos. Nalulungkot ang Diyos kung di tayo sumusunod sa kanyang kalooban. No? Kasi kung di tayo sumunod sa kanyang kalooban, ay kapahamakan eh. Gaya nangyari sa Temple Jerusalem, kaya umiyak ang ating Panginoon. Kaya doon sa Our Father, sundin ang loob mo. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos, marunong ang Diyos, di ba? At mahal tayo ng Diyos, di ba? Siyempre kung marunong ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, lulubin niyo lang kung anong pinakamaganda para sa atin. Pero kung di tayo sumunod sa kanyang kalooban, mga kapatid, galing Jerusalem, magkakaroon ang kapahamakan. Amen. Just another stranger.